If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you! Magandang buhay po sa inyong lahat. Right now po ay nandito po ako ngayon sa Savela by My City Homes located at Panungyanan, General Trias, Cavite. Nasa boundary po ito ng Amadeo Road at Tagaytay Road. Kaya kung climate ang pag-uusapan at ganda ng scenery at location, super nice po dito. Tagaytay breeze. Even tirik na tirik ang araw, ang lamig pa din ng klima dito. Savela is an eco-friendly village, so if you are tired of noise and busy life in the city, you will surely enjoy and love living in Savela. Savela is a well-planned development, features a 3-hectare eco-farm. This detailed planned community is owned by My City Homes. Savela is a 47-hectare subdivision situated in the heart of Cavite. This project is a masterpiece of expert architect and urban planner Felino Jun Palafox Jr. The village introduces two house designs which are both two-story, named as Idea Townhomes and Calista Single Attached. Both po yun, pag tinurn over sa homeowner, complete finish na po yun. So meaning to say, may tiles na po ito, may mga partitions na, and maganda na talaga. As in, sarili at family mo na lang po ang dadalhin mo sa bahay. At syempre, pati gamit ka din po. Aside from the two captivating home models that you can choose from, one of the highlights of this subdivision is the 3-hectare eco farm with a remarkable man-made pond where the resident can have boating and fishing with their families. Savela Village is a stylish and urban residential space. The area consists of lots and homes that will ensure complete privacy. Ang ganda dito, as in, ang ganda talaga. Impressive yung community, malinis, maganda, malalaking street. Especially kahit yung mga blocks lang, ang lalaki ng streets nila. And sa totoo lang, nasa mid-range lang siya kung ilalevel sa mga subdivisions na makikita ninyo sa Manila. Pero yung presentation ng community and the subdivision is actually pang high-end. Wala na siya dun sa mid. For me ha, wala na siya sa mid-range. Nandun na siya between ng mid-range to high-end. Sa amenities naman, as you can see, maganda talaga. Actually, inuna nilang itay yung amenities bago yung mga residential. Kaya ngayon, yung makukumpleto na tong subdivision, kumpleto na talaga kasi may amenities na. Unlike sa ibang subdivision, uunahin muna yung mga bahay, yung residential before the amenities. Ito, nauna na yung amenities. Kaya talagang mas impressive and mas makikita ninyo yung kagandahan ng subdivision once tapos na. Lalo na ngayon, paubos na siya at complete. By the way, itong pinapakita ko sa inyong map is actually yung map ng eco farm na yung 3 hectare na open space namin. So you can see ito yung mapa niya para makita niyo lang kung ano yung mga meron dun sa eco farm namin aside from the lagoon or the man-made pond. Ayun, so we have we have the farm, we have the green area, we have the green parks and picnic ground. Ayun, so basahin niyo na lang po. We already have a community garden na where residents can plant vegetables, flowering plants, herbs, and other crops. Also, here in Savela, magkakaroon po dito ng mini zip line, trampoline, and rock climbing facilities and other outdoor activities for those who want weekend adventure right in the comfort of their home. Diba, grabe? Just wow, grabe. And ayun, so itong mga activities na to will keep your kids more active during spare time. Diba? Kasi alam naman natin itong generation na to, ang mga bata ngayon is majority sedentary lifestyle, which is alam na natin ang generation ng kids ngayon is glued sa gadget. So moreover, yung subdivision natin ay done na ang clubhouse, diba? Nakita naman na natin meron tayong children playground, adult pool, kiddie pool, lap pool, may jogging path and walking paths, we have landscape gardens, meditation garden, may spa. In every phase, 24/7 ng security, there are also roving guards at super daming CCTV. Napansin ko yung nag-ano kami, yung nag-site tour. Kasi ito, ipapakita ko rin sa inyo yung site tour dito. Isa-site tour ko kayo dito. Majority of the block na meron ng nakatira, meron ng CCTV. Diba? Grabe. So, hindi natin iisipin yung security and yung monitoring ng subdivision.
By the way po, itong nakabakod na to, itong iniikot ko ngayon is actually yung Kawayan Eco Farm. So nandito po yung ano, man-made pond na ano, na we can do boating and fishing. I know po na talagang nakaka-impress na po yung subdivision from the ano, from the number one, from the community, the amenities, and the two model units na pwede nyo pong mapagpilian. Pero as I can advise, kasi po majority of my buyers are all OFW, and ayun po. And ngayon po, alam ko naman na wala kayo sa Pilipinas ngayon. You can do your research. You can check the address of the subdivision sa Google Map para at least makita ninyo kung gaano po siya ka-accessible sa mga necessity. Kasi we are just 8 kilometers po or 7 to 8 kilometers away from the doon sa pinaka-downtown ng General Trias, where nandoon yung mga SM, Pure Gold, Wet and Dry Market, Schools and Hospital. And ayun po, as you can see rin naman na along highway lang yung subdivision, pero mas best pa rin yung makikita ninyo sa Google Map kung ano po yung ina-expect natin sa subdivision natin. Ayun, so I will just make a community tour. And yung travel time po natin pag tayo ay galing sa PITX or NAIA Airport is around 1 hour and 30 minutes. That is through Cavitex Expressway. We have two options kasi. We can, pwede po tayong dumaan sa Cavitex, pwede rin sa Emilio Aguinaldo Road. Pero mas accessible and for me, mas mabilis ang travel time pag Cavitex. Ayun. So by the way, itong pinapakita ko po sa inyo ngayon is yung way po papunta po sa ano, sa face po ng Aliyah Townhome. So at least nakikita nyo na kung gaano kaganda yung community. Actually, what I really wanted na ipakita sa inyo is yung community po kasi talaga napakaganda. And maliit lang siya, sobrang organized na. And ito rin po yung first subdivision actually na ang ino na talaga nilang gawin is yung amenities. Then after nun is yung mga bahay. Pero ayun nga po, si Isabella po, because this is one of the best project na po dito sa General Trias Cavite. Not also because of the climate, but also kasi yung developer, kilala po siya sa quality ng mga ginagawa niyang subdivision. Kaya po yung mga nakakakilala na po sa My City Homes, which is yung developer po, yun nga, nagsesearch yung mga buyer na kung saan yung mga next na ano po, na development and subdivision. Ayan, so we are already here po sa face ng Aliyah Townhome. So ayan, ang ganda ng community, no? Although nandun tayo sa affordable range ng housing, makukonsider siyang ano, oh, halos ano na siya, nasa mid-range na po siya. Ang ganda ng community, ang laki po ng mga ano, ng mga blocks sa ng mga streets sa blocks and sa main road. Ito po, nandito tayo ngayon sa main road nung face. Ayun. So ang ganda po nung pagkakagawa, no, contemporary modern design po ito. So Asian design siya actually, ang sabi sa amin. Nag-vase to doon sa Japanese design ng mga architectural ng kanilang design ng houses doon. So ayun po. So ayan, so pinapakita ko na po sa inyo yung exterior design, yung exterior na pagkakadesign ng Aliyah Townhomes. Sa unang tingin pa lang, makikita mo kagad na napaka-sturdy ng bahay, napaka-tibay, napaka-masculine ng design and ng presentation. So ayun po, Aliyah comes into two types ng design po, which is the bare finish and the complete finish. Pero I'm sorry to say po, right now po, ang natitira na lang po is yung mga bare finish. Kasi right now po, ubos na po yung mga complete finish. Ang kagandahan din naman sa bare finish po kasi, or yung basic standard finish namin is open layout siya. Kayo na po yung magde-design ko ano po yung color ng tiles, color ng walls, and of course yung mga ano, measurement and laki ng mga room sa taas. Kasi pag turn over po siya, kayo na po yung maglalagay ng partitions for the rooms. Ayun, so sa second floor po, dun po pwede ninyong ilagay lahat ng bedrooms. Ang capacity po nun is 3 bedrooms. Then may ceiling na po siya and naka-heat insulator na yung ceiling. Ayun, barely right now po, ang available lang po natin for the Aliyah Townhomes is yung mga pre-selling. So, when we say pre-selling po, itatayo pa lang yung unit or ongoing po yung pagtatayo ng unit. Usually, the turnover is 24 months. Pero kasi si Isabella po is actually, paubos na po talaga yung subdivision. And itong phase po na ito mismo, yung i-o-over namin sa inyo. So, since patapos na po tong phase na to, so we believe na 15 to 18 months kaya nang i-turnover yung unit. By the way po, si Isabella po or si Aliyah Townhomes po, ang laki po niya is 50 square meter yung lot area and 54 square meter yung floor area. So, open layout po siya. So, ibig sabihin po nun, kayo na po yung ano, magta-tiles and magpa-partition ng unit po ninyo.
Dati po kasi we have two types ng Taliyah townhomes, which is the complete finish at ito pong basic turnover. Pero yun, however nga lang po, ubos na po talaga yung aming complete finish. If in case po na may magre-reopen, unahan po yun. Dapat po nakaready na yung reservation fee ninyo and yung mga requirements para po i-allow tayo na sa atin mapunta yung unit. Ayun po. So, right now po, pre-selling yung available. So, meaning to say po, yung down payment, pwede nyong hulugan ng 12 months to pay. Ayun. Kasi yung iba naming client, they are looking for a ready for occupancy. Pag ready for occupancy naman yung gusto ninyo, same thing din po, unahan po kasi marami pong nakaabang. Yung down payment is pwede lang natin siyang bayaran ng cash basis or 3 months to pay po. Ayun po. So, yun po yung kaibahan ng pre-selling and ng ready for occupancy. Ayun po. So, dinidiscuss ko na po sa ngayong computation and yung process para at least you would have the idea. Alam ko naman po yung main reason bakit yung pinapanood to is to know the process. Kasi itong pinapakita ko sa inyo ngayon is yung actual turnover. Alam ko naman madali na ninyong madistinguish dito yung living area, dining area, and the kitchen. Yan po ang kagandahan naman dito. Open layout siya. So you would have the power kung paano nyo mas pagagandahin yung unit. And kagandahan kasi, di ba, nakita ninyo yung kitchen nasa likod. So, pwede nyo po siyang i-extend para po doon na ninyo i-set up yung salituan and yung kitchen counter mas malakihin. Para nakahiwalay naman po yun sa living and dining area. And right now, andito na po tayo sa second floor. So, open layout din po ito. Ang capacity ng second floor po is hanggang 3 bedroom. Kagandahan po pag open layout, kaya nyo pong i-measure or kaya nyo pong mas tuunan ng pansin kung anong kwarto yung mas malaki or kung gusto nyo pa bang mag-add ng isa pang toilet and bath. Kasi po, ang toilet and bath natin for the Aliyah is nasa ground floor, isa lang po siya. Pero kung gusto nyo i-maximize yung space, mas kailangan ng maraming room. Ayun po, pwedeng-pwede po ang tatlong bedroom dito. Then yung kagandahan din po dito, in every space na lalagyan nyo ng room, nakaready na yung mga kuryente kung saan po yung mga saksakan and may provision na in every area ng for the AC. Ayan, so kung tatlo po yung lalagay ninyo, in every area po may provision na for the AC. And lahat po ito, sliding window din. Pag basic turnover po yung kukunin ninyo, ang total contract price lang po nito is 2,420,000 pesos. Then, pag nagustuhan nyo, first cash out is 30,000 pesos lang. Then, kung ipapasok nyo siya kay bank financing, ang down payment lang kay bank financing is 450,444. Then, payable yon ng 12 months to pay. So, down payment is 450,000. Kung i-installment plan natin ng 12 months to pay, so 450,000 divide 12, that will be 37,537 pesos. Then, after po nating mabayaran yung reservation fee and down payment, stop payment muna tayo, ipapa-approve na po yan sa bank financing. Then, once approved na po kayo kay bank for 20 years to pay, 15,482 pesos po yung inyong magiging monthly amortization for 20 years to pay. And of course, pagbayad na po yon and approved na po tayo kay bank financing, that's the time na pwede nang i-turn over yung unit. Ayun po, pwede rin to sa bank, pwede rin po ito sa Pag-ibig Financing, same lang yung price. Mas mataas nga lang yung hinihinging down payment kay Pag-ibig. Kasi kung ang down payment kay bank is 450, kay Pag-ibig ang down payment na kailangan ninyong ilabas is 672,220. Payable din ng 12 months. For 12 months, 56,018 pesos per month po. Then once tapos na po yung down payment ninyo and approved na kay Pag-ibig Financing for 30 years to pay, your monthly amortization for 30 years to pay is 10,745 per month po. So again, pag nagustuhan niyo po yung unit, first cash out is reservation fee, which is 30,000 pesos po. Ayun po. So if you are an OFW client and wala po dito sa Pilipinas and decided na kayo, nakikita niyo na yung family ninyo, dito niyo na sila ilipat, dito na kayo titira, pero wala nga lang po kayo sa Pilipinas, kailangan nyo lang naman magtalaga ng representative na siyang ititripping namin dito sa site and pipirma ng documents in behalf po ninyo. Easy as that po. Tapos po, yung mga requirements natin, mga basic lang naman, like 2 valid ID, husband and wife pag married, then job documents like certificate of employment with compensation and job contract.
Then, of course po, yung passport po ninyo, kailangan din po namin yon. Then, SPA form. Yung SPA form naman po, kami po magpo-provide nun. Ipapadala po namin sa inyo itong email para mapirmahan ninyo. And ipakukonsularize ninyo sa ating Philippine Embassy dyan sa bansang pinag-workan nyo ngayon. And ipapadala sa representative ninyo pagkatapos niyo pong mapakonsularize para mapirmahan po niya. And mag-meet po uli kami ng representative ninyo para ma-file namin sa developer natin yung mga requirements natin. So easy as that lang naman po. Then of course po, for your safety, mandatory requirement po ng mga developer, ng lahat ng developer natin kahit sa subdivision po. Yung inyong magiging representative, mag-open po siya ng checking account in any bank of choice naman po 'yon. Yung checking account po, siya yung magiging mode of payment ninyo. Kung ang down payment po is 12 months to pay, mag-i-issue po yung representative ninyo ng 12 pieces na checking account, na cheque po. Katumbas po yun nung 12 months na hulugan. Lalagay po dun sa cheque yung date or yung due date na kailan po yung inyong monthly down payment. Then nakalagay din po doon yung pangalan ng developer para at least you would have the security and peace of mind na talaga yung binabayad po ninyo is napupunta sa developer. So in every check po nakalagay po doon yung due date nung inyong monthly down payment. Kung nag-reserve tayo kanya ng January 1, ang start ng ating down payment will be February 1 hanggang matapos natin yung 12 months to pay, every first of the month po ang inyong magiging monthly down payment. Ayun po, so I hope po na nagkaroon po kayo ng kalinawanan kung paano po ba ang proseso at pagkuha ng bahay dito sa atin sa Pilipinas. Ayun po, if you think po na nakakatulong po ako o yung aming team sa inyo para po magkaroon ng more choices sa pagkuha ng bahay, please like our video po and please subscribe na rin po. By the way po, our number is already posted in this video. Meron po akong dalawang best agent na pinagkakatiwalaan na humawak ng YouTube channel na to. Our number is already posted po dito sa video. So ang name po nila is si Sir Jay Margallo and si Miss Stephanie Francisco po. Ayun po, so available po yung number namin sa Philippine number, Viber, WhatsApp, and Telegram. And pakibasa nyo po yung description ng video na to para mabasa nyo po yung complete details ng subdivision. And also, ilalagay ko po doon yung link ng mga Facebook account po namin para ma-add nyo po kami. Ayun po. Thank you so much po sa panunood ng aking video. And again, ingat po muna tayong lahat. And God bless po. Thank you po.